saksi ang buong mundo sa lakas ng hagupit ng bagyong Yolanda. At isa sa mga pinakanasalanta ay ang siyudad ng Tacloban sa probinsya ng Leyte. At kagaya ng Navotas, napapaligiran din ito ng tubig. Sa mga ganitong klaseng lugar, ano nga ba ang dapat nating gawin kung may paparating na bagyo? Dapat ay handa na tayo bago pa man ito dumating. I-check kung mayroong mga dapat ayusin sa ating mga tahanan gaya ng bubong, kisame, alulod, at kung ano-ano pa para sa mga mangingisda mainam na ilagay sa isang ligtas na lugar ang ating mga bangka at iba pang kagamitan sa pag-uli ng isda upang hindi ito tangayin ng malakas na alo. Siguraduhin magkaroon ng survival kit na naglalaman ng mga bagay na ating kinakailangan at sasapat sa 3 araw. Ito ang mga bagay na dapat nakatago rito. Tubig at mga ready-to-eat na pagkain tulad ng mga tilata at biskuit, mga damit, kandila, posporo o lighter, flashlights at baterya bilang paghanda sa brownouts, first aid supplies gaya ng mga gamot, pito o mga bagay na pantawag pansin, transistor radio kung saan maaaring makapakinig ng balita ukol sa bagyo, cellphone na nakalagay sa plastic upang hindi mabasa, mahahalagang dokumento na nakalagay rin sa plastic. Mainam na ito ay isang malaking bag o kahit anong kagamitan na maaaring bitbitin kung sakaling kailangan ng lumikas mula sa mga tirahan. Mainam rin na maiakyat ang mga gamit sa mas mataas na lugar upang hindi mabasa kung magbaha. Laging makinig at maging updated sa balita, antabayanan ang mga public storm signals na ipinalalabas ng PAGASA. Kapag tinaas na sa signal number 3 sa ating lugar, iminumungkahi na po ang voluntary evacuation. Maging alerto sa high tide at rainfall warning signals ng PAGASA kung kinakailangan ng lumikas, lalo na ang mga nasa tabing dagat. Dito sa atin sa Navotas, pwedeng makatanggap ng mga weather advisories sa pamamagitan ng pag-register sa Text JRT program. Text YES space name of barangay sa 0908-8868-578 o sa 0922-8888-578. Maaari ring i-follow ang Twitter at Facebook accounts ng Navotas. Kung dumating na ang bagyo at magsimula na magkaroon ng baha, iwasan po nating paglusong rito. Ang baha ay maraming dalang mga mikrobyo at sakit. Maaari ring maging malakas ang agos ng baha na maaaring tumangay sa atin. Patayin agad ang main switch ng kuryente at iwasang gumamit ng mga gamit na di kuryente. Siguraduhin namang bantayan ang mga kandila upang maiwasan ang sunog. Mas makakabuti kung ito ay ilagay sa isang batya ng tubig upang maging ligtas tayo sa sunog. Sumama sa darating na rescue team papunta sa mga ligtas na mga evacuation centers. Matapos naman ang isang bagyo at ligtas nang bumalik sa ating mga tahanan mula sa evacuation centers, i-report agad ang mga nasirang poste at kable ng kuryente. Siguraduhing tuyo ang mga kagamitang di kuryente bago ito gamitin. Itapon agad ang mga naipong tubig sa mga lata o gulong na maaari namang pamugaran ng mga lamok na magdudulot ng dengue. Maging maingat sa pagkumpuni ng mga parte ng bahay na nasira.